natutuwa, meron pong nanonood sa atin sa Kuwait, meron sa Hong Kong, meron sa Malaysia, even in America, meron po. Ibig sabihin, ang teknolohiya natin ngayon ay napakaganda at kahit kayo po, doktor ay nasa America o alinman, ay parang nandito na rin kayo sa Pilipinas sapagat yan po ang ating technology at ginagamit ang ating pinan na radyo. Kaya natuto ako at nakilala ko din si Ma'am Dolores. At sa kanyang layunin ang aking advocacy, sabi ko nga, anumang talento, anuman tayo meron na pinag-aralan, kung tayo po ay may rayuman na, mahina ang katawan at hanggang mamatay ang lahat ng katangian at lahat ng talento may kasamang may lilibing na hindi mo man lang naitulong at nilipot sa iba. Katulad po siyang advokasya, kayo po ay hadlang tumulong para sa mga tao. Siguro, kung meron tayong, kung gusto mo lang siguro, doktor, na magpayaman lalo, magagawa nyo. Well, maraming doktor ang yumaman sa kanilang practice. No? Pero sa akin, maliwanag kasi dahil ako'y nanggaling sa isang pamilyang mahirap. Na-bless ako ng Panginoon na natapos ko ang pre-med saka medical school. Nang halos wala akong ginastos through a scholarship. So, binabalik ko lang yung mga biyaya ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng pagserbisyo naman doon sa less fortunate brothers and sisters natin na may sakit. Sa inyo pong paglilingkod bilang doktor, ano po ang kadalasan na inilalapit po nila sa inyo na naging problema po nila? Sa ngayon, tumataas talaga ang incidence ng cardiovascular diseases. No? Yung sinasabi natin metabolic syndromes na nauugnay dyan, yung diabetes, hypertension, heart disease, and then dahil sa sobrang stress, meron din mga peptic ulcer, hyperacidity. Sa sobrang inom, lumalabas din minsan yung diferensya sa liver, no? Yung iba naman na hindi malinis sa katawan, infection of course, no? Lalo na yung mga kalalakihan na sobrang hilig sa babae kung sino-sino lang ginagamit. No? So nagkakaroon ng mataas na incidence ng sexually transmitted diseases. I'm sure alam mo na tumataas ang incidence ng HIV AIDS cases. Dito sa Palawan, Dok, meron na dito. So, number one sa may marupa. Inaano ko yan. Pinag-uusapan ko yan na mag-iingat tayo pagdating sa mga taong yung ating pakikipagtalik, no? Pag more than one, maliban sa iyong asawa, eh may risk ka na magkaroon ka ng sexually transmitted disease. So dapat monogamous, no? Yung isa lang ang iyong katalik. Mababae ka man o malalaki, huwag more than one. Dahil magbibigay yan ng risk for sexually transmitted infections. And, well, dahil siguro sa stress din, ngayon, maraming tao ang nagkakaroon ng anxiety, depression, medyo mental yan, no? Na ang iba suicidal. So, public health concern din natin yan. And of course, yung walang lunas, o may lunas man, pansamantala lang, yung sinasabi nating cancer. No? Iba't ibang parte ng katawan ang nagkaka-cancer. So, dapat alam natin na iwasan na magkaroon ng cancer. Sinasabi nga nila, mahal na mahal ng cancer cells yung pagkaing matataba, fatty food. Mahal na mahal ng cancer yung acidic environment. No? Gustong-gusto mabuhay ng cancer kung in a stressful environment. So, yung mga kandok, katulad dito, nakaka-trigger pa sa cancer katulad ngayon. Dati ang manok mo, pagka kinakata yung manok mo, kinakata din ng mga 8 months.